Masbate at Cebu ang tinatawag nilang manok, isang isla na kuradong gigisingin daw ang buo niyong katawan sa ganda. Ito ang Lamanok, Manok-Manok Island. Binubuo ng tatlong maliliit na isla o island na pinagdugtong ng isang lulubog lilitaw na sandbar. Kaya naman konting kembot lang, makakapag-island hopping ka na. Ang pinakamagagandang mga isla sa buong daigdig, narito sa Pilipinas. At hindi lang ito yung mga kilala na natin. Marami pang nagtatago sa Cebu at sa Masbate. Si Pablo dito sa Lamanok Island, piniling magdiwang ng kaarawan. Sinurprise pa siya ng kanyang mga kaibigan ng cake na gawa sa buhangin. Happy birthday, Pablo! Before nag-celebrate ako sa Bantayan, every birthday, pupunta ako ng mga island na yun for sure. Gusto ko na mag-touch. Kasi yung trending sa Facebook ko, nagustuhan ko namin yung sunburn nila po yun. Saka yung sunburn yun sa kanila. Tinawag daw na Lamanok ang isla dahil nakarinig sila dito ng ilaw ng manok. Yung usap-usapan dito ng mga matatanda, meron dong manok dito na tumitilaw kapag madaling araw. Kaya ganun, isla Lamanok. Meron ding nagsasabing hugis manok ang isla. Pati na rin daw ang mga alon dito. Oh, ang alam ko po kasi, alon kasi rito, minsan nagsasalubuan eh. Parang nagsasabong yung alon. Wala pang isang kilometro mula sa Lamanok, inarayo ng mga diver ang isang shipwreck, ang Doña Marilyn, na pinalubog ng bagyo taong 1988. Sisid muna. Talaga yung butas. Madali lang isisid at saka papasok. Kung extreme adventure naman ang hanap, huwag rin akyatin ang rock formation at mag-cliff diving sa taas na 15 feet. Ang Carnaza Island, may misteryo ring itinatago. May eco park sa isla kung saan may kuweba na may mga bungo ng tao. Sabi rin ng mga matatanda dito sa island na dito nilalagay yung mga may sakit na sangla, yung leprosy. Sa kwento nila, may dalawang couple na may sakit na leprosy. Locals ng Carnaza Island nag-request na ilagay sila dito kasi ayaw nila na mahawa ng sakit. Mula Cebu, tutal malapit lang naman, pwede tayo uling bumalik ng Masbate sa Buntod Reef Marine Sanctuary. Kung saan mapa-lobster, giant clams, sea cucumber, kahit moray eel, present. Ang isla, isa ring mahabang sandbar. Ang tagapagbantay ng Buntod Reef, ang samapusi o samahang mangingista ng puro sinalikway. Layunin ng samapusi na malagaan sa kamaprotektaran itong Buntod Marine Sanctuary and Sandbar. Unang-una kasi, dito kami kumukuha ng mga hanap buhay para sa pamilya. Tapos sa pagbabantay namin, protektaran namin, lalong-lala yung mga corals, mga mangroves, araw-araw din namin nililinis ito. Thank you.
kanilang karagatan. Sinong mag-aakala ang problema nila noon, ang dynamite fishing. Gusto mo namin na magbago. Kasi yung ganyang klase nga ng buhay, dalawa lang kasi yung pupuntahan. Kung hindi ka mamamatay, sigurado mo ang kulungan. Natuto na raw silang pangalagaan ang karagatan. Sila na mismo ang nagpapatrolya, gumagawa ng coral transplants at nagpapalago ng bakawan. Ang kanilang mga pagsisikap nagbunga. Inaragsa sila ngayon ng mga turista. It's beautiful, beautiful place. It looks like Boracay. Malinis at saka peaceful, kaya maganda siyang puntahan. Sa linggong ito, pinagbakasyon muna ang paboritong bakasyonan ng bayan, Boracay. Kailangan ng isla ng pahinga at panahon para maghilo. Pero dahil tuloy ang tag-init, with or without Boracay, nariyan ang mga paraisong nakatago sa Cebu at sa Masbate. Siguraduhin lang na bawat isa sa atin maging responsableng turista. Mag-enjoy, pero huwag abusuhin ang ina kalikasan.